isa ka ba sa mga nahihirapang magpresyo ng iyong mga paninda? Sa totoo lang, marami talagang mga sari-sari store owners ang nahihirapan pagdating dyan. Kaya naman, for today's video, tuturuan ko kayo ng pinakasimpleng paraan kung paano nyo pipresyohan yung mga paninda nyo. Badang, for today's video, ayan, panibagong tips na naman yung ituturo ko sa inyo at hopefully, meron na naman kayong matutunan dito sa ating topic for today. But before that, mag-time check muna tayo at ang oras ngayon ay 1:11 AM. Ayan, madaling araw na, tulog na yung mga kasama ko dito sa bahay pero ako ay nandito pa rin. At ngayon ay February 20, 2021, Sabado ngayon. So yan, simulan na nga natin yung ating topic for today. Pero bago yon, hindi po natin dapat iasa sa mga sari-sari store vloggers ang pagpipresyo ng ating mga paninda. Hindi naman po kasi namin alam kung magkano yung puhunan nyo per items. Mahirap naman kasi kung magsasabi kami or sasabihin namin na ganito nyo ibenta yung item na yan. Tapos hindi namin alam kung magkano nga yung puhunan nyo. Eh paano kung mataas yung kuha nyo? Tapos yung kuha namin dun sa same item na yon is mas mababa. Tapos sabi kami sa inyo na ganun yung ipresyo nyo sa mga paninda nyo or sa mga items na nabanggit nga. Yan. Ang ending, ayaw naman namin na maging kasalanan namin yung pagkalugi or yung pagbaba ng sales ng inyong sari-sari store. Parang nakakonsensya naman kasi yun. Pero kaya ko to sinasabi kasi meron kasi mga nag-message sa amin at tinatanong kung ano ang dapat ipresyo nila dun sa mga paninda nila. So yan. Para sa akin lang po ito, ha, huwag kayong magagalit. Para sa akin po kasi, yung business na yan, kanino po bang business yan? Diba sa inyo po? Kanino po, sino po bang may-ari niyan? Diba kayo rin po? So, dapat kayo ang masusunod at kayo dapat ang magsiset ng mga ganyang bagay. Kasi nga, sa inyong negosyo yan, hindi naman sa amin. Hindi porket vlogger po kami, kami na yung magdidikta sa inyo kung magkano nyo ibebenta yung mga items, diba? Hindi naman po kami ang amo nyo. Kayo ang amo ng sarili nyo, diba? Kaya doon po sa mga nagme-message na yon, ginawa ko po itong video na ito para po sa inyo, para mas matutunan or mas madali nyong maintindihan yung mga dapat nyong tandaan bago or kung papaano nyo pipresyohan yung inyong mga paninda. Number one is kung magkano ang puhunan nyo. Paano nyo malalaman kung magkano yung puhunan nyo ng items na yan? Kung mara is ito. Kung magkano yung puhunan nyo nito. Ayan, kailangan tandaan nyo kung magkano yung puhunan nyo. At one way, hindi naman natin masasabi na lahat tayo is matandain. Kasi sa dami ba naman ng mga paninda or dami ng items na meron tayo sa sari-sari store, sadyang may makakalimutan at makakalimutan po talaga tayo pagdating sa mga puhunan or mga prices kung magkano natin nabili yung mga items na meron tayo sa ating sari-sari store. Diyan po papasok yung napakahalaga talaga na yung mga listahan ng mga prices ng mga items na ibinebenta nyo is dapat itinatago nyo. Yun kasi yung nagiging guide natin para malamit naman natin kung magkano ba ang puhunan natin, kumari na lang dito, kung magkano ang puhunan natin sa items na to. So, in that way, alam po natin kung paano natin i-manage, di ba? So, dapat talaga is itinatago natin yung ating mga receipt o resibo. Number two is kung magkano yung SRP. Meron pong mga items sa sari-sari store, kadalasan is meron siyang nakasulat na SRP. At kung hindi nyo pa po alam yung SRP, ang ibig pong sabihin ng SRP ay suggested retail price. Ayan, applicable po yan kung tayo ay namimili or mas mababa nating nabili yung items na yon. Pwede nating sundin yung SRP. Kung wari na lang is itong item na to, example lang, meron siyang SRP na 5 pesos. Tapos nabili lang natin ito for only 3 pesos. So, pwede nating sundan yung SRP niya kasi meron pa tayong tutubuin na 2. Yun, example yun, ha. Pero, hindi naman po yun applicable sa lahat ng pagkakataon. Meron kasi mga pagkakataon na mahal natin nakukuha yung mga items natin sa ating sari-sari store. Tulad na lang ng kumwari nga is meron tong SRP na 5 piso pero nabili natin siya, nabili natin yung items na to sa mataas na presyo. Sabihin na lang natin na SRP niya is 5 piso. Tapos, nabili rin natin siya sa pamilihan ng 5 piso. Sabihin na lang natin na ganyan, example lang. So, hindi natin masusunod yung SRP niya kasi wala na tayong tutubuin. Kasi, kung magkano yung SRP nito, ganun din natin siya nabili. Mostly, nangyayari po yan sa mga
ano, maliliit na sari-sari store na namimili rin, na akala kasi nila napapamura sila doon sa mga pinamimila nila, pero hindi naman po. So yan, meron talagang mga pagkakataon na nagtataasan yung mga items, kaya kung merong SRP at patas doon yung presyo, kung magkano nyo nabili yung items is, wag nyo na lang sundin yung SRP. Syempre, wag naman kayong magpalugi, di ba? Kailangan tumubo rin kayo. Kung mahal nyo nakuha yung items, dapat magkaroon pa rin kayo ng kahit papaano tubo. Pangatlo na dapat nyong tandaan is kung saan nyo binili yung inyong mga paninda or inyong mga items or inyong mga stock. Kung sa wholesaler ba sila, sa mga grocery supermarkets, or sa mga ahente. Kay ahente kasi, karaniwan, sila mismo yung nagdi-deliver sa inyo. So, hindi nyo na kailangang mamasaheros, mamasahe, or pumunta pa sa pamilihan dahil si ahente nga yung nagsusupply sa inyo. Pero kung kayo naman ay namimili ng mga items nyo sa mga wholesaler at groceries at supermarket at kailangan nyong mamasahe, kumbaga yung mag-commute, yung nagastos nyo para sa pamasahe is idagdag nyo siya sa total nung napamili nyo overall. Para yung pamasahe nyo na yun is masasama nyo sa pag-compute nyo kung paano nyo pipresyohan yung inyong mga paninda. Para sa akin lang naman ha, kung nagsisimula kayong magnegosyo at maliit pa yung puhunan nyo, syempre yung 50 pesos na yun, kasama yun sa nagastos nyo. Kasama yun sa dapat nyong i-consider pag magpipresyo kayo nung mga napamili nyong mga paninda or items na ilalagay nyo dyan sa inyong sari-sari store. So, dapat isasama yung pamasahe. Kung hindi naman kayo namamasaheros or hindi kayo nagko-commute, ayan, kung meron naman kayong sasakyan, kumbaga, kung kayo naman ay merong pang-travel at makakapunta kayo sa mga pamilihan ng ganyan na hindi kayo namamasaheros. Pero, syempre, kailangan din natin ng gasolina kung meron kayong sasakyan or tricycle or whatsoever, di ba? So, yung gasolina na yun, kung magpapagasolina kayo, syempre, kailangan kasama rin siya sa konsumo nyo, sa total nyo. Para, kumbaga sa ano, is mababawi nyo siya dun sa pagpa-pricing nyo nung inyong mga paninda. Syempre, labor mo yun eh. Yung parang kasama siya sa mga nagastos mo, kaya kailangan kasama rin siya sa pagkukumpute ninyo. Yun. Sana naiintindihan nyo, madali lang naman yan, itatop up nyo lang naman yung pamasahin nyo dun. Kung nag-i-start pa lang naman kayo, ayan, paulit-ulit yung sinasabi ha, kung nag-i-start pa lang kayo. Pero kung kagaya namin na okay lang naman kasi meron naman kaming sasakyan at hindi naman namin iniisip yung para sa gasolina namin dahil maramihan nga kami kung bumili ng mga paninda is para sa amin, parang wala na lang siya. Kasi common na yun eh, ganun na yung nakasanayan namin na hindi na, parang hindi na siya masyadong mahalaga sa amin or hindi na siya malaking kumonsumo dun sa kinikita namin dahil nga maramihan naman or nababawi naman namin yung aming kinikita or tumutubo pa rin naman kami. So yun. Pang-apat na dapat yung tandaan ay kung magkano yung benta ng ka-competitors nyo. Ayan. Paano nyo nga ba malalaman or masisense kung magkano yung bentahan ng presyo ng mga items dun sa ka-competitors nyo? Syempre, kailangan magaling kayong makiramdam. Tapos, kung merong mga customers kayo na karaniwan ha, ganito ang gagawin nyo. Kung merong customers na nakita nyo na nanggaling doon sa kabilang tindahan or sa competitors nyo, tapos pumunta siya sa tindahan nyo, tapos naghanap siya ng items na kagaya ng hinanap niya doon sa kabila, tanongin nyo sila kung bakit, ano, ba't dito ka bumili, magkano ba yung benta sa'yo doon sa kabila. Siyempre, pag sinabi niya, alam nyo na kung magkano yung presyuhan niya. So, makakapag-adjust kayo ngayon ng kahit papaano, konti, piso, or sentimos, para mas mababa yung paninda nyo. So, pag nalaman ni customer na mas mababa yung paninda nyo, syempre, pabalik-balikan niya talaga yung tindahan nyo. Mas marami kayong magiging suki at babalik-balikan ng mga tao yung inyong sari-sari store dahil kumpara sa competitors nyo, mas mababa kayo ng bahagya. So, yan. Para, kailangan makiramdam kayo sa presyuhan ng inyong mga competitors at isa pang way para matansya nyo kung ang competitors nyo is mababa ba yung presyuhan ng kanilang items compare sa inyo is pagka yung dating paninda nyo or yung fast moving item nyo na dati mabenta is parang medyo tumutumal. Kumbaga sa kunwari sa isang araw, kung noon is nakakabenta kayo ng 10 pirasong lapis. Tapos yung competitors nyo is meron ding lapis na itinitinda. Tapos napansin nyo, paglipas ng mga ilang araw, parang pakunti na ng pakunti yung bumibili ng lapis nyo. Kung dati nakakasampu kayo sa isang araw, ngayon nakakadalawa na lang kayo ng nabebenta. So,
isipin nyo, bakit nga ba parang tumumal yung item ko na to? Bakit tumumal yung lapis ko? Eh baka naman kasi kaya tumumal sa'yo is mas mura na or nakaramdam na yung competitor mo na mas babaan niya yung price nung kanyang item na yon. So, ngayon, kung mas mababa na yung item niya at napansin mo nga na tumutumal yung item na yon sa'yo, ibig sabihin is mas mababa nga ang ibinibenta yon ni competitors compare sa'yo. So, doon, dapat makiramdam ka pagka merong mga items na tumutumal sa'yo, malamang is mas mababa ang bentahan ng competitors mo. So, yon, isa sa mga dapat niyong tandaan niya na makiramdam kayo sa pagpipresyo ng inyong competitors, pero hindi naman namin sinabi na makipaglaban kayo or makipagano. Syempre, lahat naman tayo may karapatang magnegosyo. Lahat naman tayo may karapatang magtinda. So, hindi naman siguro kalabisan kung hindi nyo man matapatan or mas hindi nyo kaya na pababain pa yung presyo compare sa benta nila. Kung wari ito ay 5 piso sa kanila. Tapos, hindi nyo na kaya tong ibaba ng 4 pesos dahil sentimos na lang yung magiging tubo nyo. Pwede nyo namang tapatan na lang yung ano niya, yung presyo niya. Kung 5 piso to sa kanya, di 5 piso mo na lang din ibenta sa'yo. So, magkakaroon ka ng chance na bumalik yung mga customers mo at ayun, yung parang, ay pares lang naman din sa kabila, dito na lang din ako bibili sa'yo, diba? So, parang ganun, magkakaroon ng ganun yung inyong mga customers. So, kung hindi nyo kayang mas babaan yung presyo, gaya sa competitors nyo is, pwede nyo naman tapatan na lang yung patas na lang kayo ng pagpipresyo. Bahala na lang si customer kung kanino siya bibili, diba? So, yun. At panglima naman na dapat nyong tandaan is kung meron bang items na itinitinda nyo yung ka-competitors nyo. Example na naman, kung wari lang ha, kung wari is, meron kayong tindang lipstick. Tapos, yung competitors nyo is wala. So, yan yung magiging advantage nyo, yung mga items na hindi nila itinitinda pero meron kayong tindang ganun. So, hindi nyo kailangan makipagpababaan ng presyo dun sa competitors nyo. Kasi nga, wala sila nung item na meron ka. So, weigh mo yun para mas kumita or mas makabawi ng tubo. So, kumbaga sa kung wala nga sa kanyang ganito, tapos yung puhunan mo dito is 20 pesos, kunwari lang. 20 pesos puhunan mo, wala naman sa mga competitors mo nito, pwede mo siyang ibenta na 30 pesos or kung magkano mong gusto siyang ibenta, pero yung dapat medyo okay yung inyong tubo. Hindi naman sa sinasabi kong magtubong lugaw kayo, pero isipin niyo pa rin yung kung wala nga yung mga competitors nyo ng items na meron kayo, advantage nyo yan kasi pwede kayong magtubo ng mas malaki, pwede kayong magtubo ng 5 to 8 pesos hanggang 10 pesos. Pero kung lalagpas doon, wag na lang. Pero depende rin yan sa lugar kung saan kayo nagtitinda. Sabihin nyo na marami nga kayong ka-competitors. Tapos wala naman sila nung item na ganito. Ikaw lang ang meron. Tapos malayo yung, kumbaga is malayo yung yung bayan or malayo yung mga mall na pwedeng makabili ng ganitong items. Pwede mo siyang ibenta ng mas mahal, di ba? Pwede mo siyang tubuan ng mas malaki kasi malayo nga. So, kesa sa pumunta sila doon sa malayo na yon at kung sa tindahan mo lang naman meron ito at konti lang naman yung diferensya niya sa price sa mall at saka sa price sa'yo, sa'yo na lang yan bibili si customer kasi nga sayang yung effort or time or pamasahe or yung pag-travel niya pa para lang mabili yung item na yun kung meron ka naman sa sari-sari store mo. Kung konti lang naman yung diferensya niya doon sa price ng mga pamilihan, sa'yo na talaga yan bibili. So, yun. Isa sa mga way yun para tumubo kayo ng medyo malaki-laki yung magtinda kayo ng mga items na wala yung ka-competitors nyo para mas tumubo kayo ng malaki-laki. Pero yung mga items na yan, dahil nga wala yan sa ka-competitors nyo at kung sa palagay nyo yung mga items na yan is slow moving, wag na wag kayong mag-i-stack ng marami. Yung sapat-sapat lang. Yung wag naman yung saksakan ng dami kasi matutulog yung puhunan nyo dyan, diba? So yun na nga, yun na yung pinakasimpleng paraan para maipaliwanag ko sa inyo at sana naintindihan nyo at hindi kayo naguluhan. Yun lang, ayan. Kasi sa amin, as a wholesaler, ayan, karamihan ng mga items namin is nakukuha talaga namin ng mababang presyo. So, hindi natin dapat i-compare yung sa inyo doon sa amin. Kasi, pag mag-compare tayo, isipin nyo yung retailer ka lang tapos wholesalers kami. Kung wari lang naman ha, retailer ka tapos wholesalers kami. Syempre, mas mababa talaga namin makukuha yung mga items na yun dahil sa dami ng volume na in-order namin or sinusupply nila sa amin. Ganyan kasi pagdating sa mga ahente or sa mga pamilihan. The more na mas marami kang bumili sa kanila, the more na mas malaki yung discounts mo kesa dun sa mga bumibili ng pang-retail lang nilang paninda. At dahil din nga malalaking sari-sari stores yung meron dito sa lugar namin, ayan, marami kaming ka-competitors, kumbaga, at mahirap talaga makipaglabanan pagdating sa pababaan ng presyo. Kaya ang
sinisigurado namin talaga kahit na piso na lang or kahit nga 50 cents na lang yung tubo nung item namin na yun dahil yung mga magkaka-competitors na nakapaikot dito sa lugar namin is pare-pares kami ng itinitinda. So yan, dapat mas mababa kami para kami yung dadagsain ni customer, para kami yung babalik-balikan ng mga suki, di ba? Ang ano na lang namin sa kanila, ang pambawi na lang namin para kahit papaano is tumubo kami ng medyo malaki-laki is through retail products. Kasi kung wholesaler and retailer ka, syempre pagdating sa wholesale, hindi talaga ganyan kalakihan yung mga tutubuin nyo. Pero kung kayo ay retailer, syempre mas malaki yung maipapatong yung tubo dun sa inyong mga paninda at mas tutubo kayo. Pero ang sinasabi nga namin lagi, dahil marami kaming ka-competitors kahit 50 cents or kahit piso na lang yung tubo namin, basta mabilis yung pag-ikot or yung pagbalik ng ipinuhuna namin dun sa items na yun, kasama na yung tubo namin. Why not? Okay lang. Tatanggapin pa rin namin yun para sa amin lang. Kaya ang gusto kong iparating dito sa inyo is, hindi lahat ng mga sari-sari stores is pare-parehas. Hindi kasi unit parehas kayo ng tinda, hindi natin dapat igaya sa kanya or igaya sa ibang mga sari-sari stores kung magkano tayo magpipresyo. Kasi nakadepende talaga yan sa limang bagay na dapat yung tandaan na diniscuss ko nga kanina. So ayan, teacher lang ang peg. At dito na nga natatapos yung vlog ko for today. Hopefully, meron na naman kayong natutunan dito sa vlog ko. Ayan, kung nagustuhan nyo yung video na to, please give this a thumbs up. Mag-comment kayo dyan sa baba at i-share nyo na rin kung may natutunan nga kayo, kung may natutunan lang naman kayo, ayan. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa YouTube channel namin, make sure to subscribe. Hit the notification bell and click all para lagi kayong manonotified pagka meron kaming bagong uploads. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye!